Hello mga ka-happy, welcome and welcome back to my channel, Happy Fun PH. And today, welcome to Confession Reveals. Ang ating pong maririnig na kwento sa mga oras na ito ay pinamagatang Am I Free? Hello po mga ka-happy. Hingi lang po sana ako ng advice. Itago mo na lang po ako sa pangalang Ana. Bata pa lang po ako ay nagtatrabaho na ako para makatulong sa aming pamilya. Opo, panganay po ako sa limang magkakapatid. Lumaki ako sa hirap. Lahat ng sakripisyo ko, pati pag-aaral ko, hindi ko na naipagpatuloy pa dahil na rin sa kailangan ako ng pamilya ko. Nagtrabaho ako at minsan ay nagtitinda-tinda pa para may pangdagdag sa mga pambili ng kailangan namin sa araw-araw sa aming buhay. Tinulungan kong makapag-aral ang mga kapatid ko. Lahat ng oras ko, lahat ng panahon ko, inuukol ko lahat para sa kanila. Wala nang natira pa para sa akin. Masaya ako na nakikita kung maayos ang pamilya ko. Masaya sila. Samantalang ako, malungkot. Hindi ko masabi ang mga gusto kong gawin para sa sarili ko naman. Natatakot po ako na baka pag sinabi ko na sarili ko naman at tupagin ko ay magalit sila sa akin. Kasi minsan po, isang beses, nagkaroon kami ng konfrontasyon. Pagkatapos ng kahapi, na-stress po ako noon. Kaya wala po akong nagawa kundi sundin na lang kung anong gusto nila na sila ang intindihin ko dahil sila ang pamilya ko. Pakiramdam ko tuloy, wala akong kalayaan. Walang karapatan. Ano po dapat kong gawin? Naguguluhan na po ako. Sana po ay matulungan po ninyo ako. Na mabigyan ng magandang advice. Please respect my confession. Maraming salamat po. And God bless you all. Mga ka-happy. Okay. Yun po ang ating letter sender na si Ma'am Ana. Maraming salamat, Ma'am Ana. Alam mo, ramdam ko ang iyong lungkot. Kausapin mo silang lahat. Napag-uusapan naman yan. Pakinggan mo sila sa lahat ng kanilang sasabihin sa iyo. At pagkatapos nilang magsalita, ay ikaw naman kamo ang pakinggan nila. Ipaliwanag mo kung bakit. Siguro naman makikinig sila sa iyo.
magkaisa kayo sa maayos na pagpaplano. Marunong kang dumiskarte at masipag kang tao, Ana. Ipagpatuloy mo ang pagtitinda kasi sa panahon ngayon dapat marami mo pagkukuha ng income. Diba ang bilihin tumataas? Kasama pa dyan madaming bayarin. Tandaan mo, wala namang validity ang pag-aaral. Anytime, anywhere, pwede kang makapag-aral at makakapag-aral ka pa, Ana. Higit sa lahat, huwag mong kalilimutan na kausapin din si Lord. Hingi ka ng guidance at knowledge para hindi ka maligaw. Isuko mo kay Lord lahat. Magiging maayos ang lahat ng yan sa buhay mo. Tiwala lang, Ana. At maraming maraming salamat sa iyo, Ana, sa pag-share mo ng iyong kwento dito sa Confession Reveals. Mga ka-happy, mag-comment po kayo at makapagbigay din kayo ng advice sa ating letter sender na si Ana. At sa mga gusto mo pong magpa-shoutout, mag-comment lamang po kayo dyan sa comment box sa baba. At sa mga gusto pong magpadala ng kanilang story, isend lamang sa mga detaling makikita po ninyo ngayon sa inyong mga screen. Dyan nyo po ipadala ang inyong istorya. At gumamit po ng alias to hide your real identity. At pakisulat din po kung anong kanta o songs gusto po ninyo i-dedicate na magiging background music po natin habang binabasa ko po ang inyong confession dito. Maraming maraming salamat po sa panonood at pakikinig ng kwento ngayong araw na ito dito sa Happy Fun PH. And sa susunod istorya, magkarinigan muli tayo. Maraming salamat po. Happy listening. God bless you all. Confession reveals.